In this video, tuturuan kita kung paano mo i-turn ang iyong document from this na walang watermark into a more professional way of making documents like this one na meron tayong header, meron tayong picture na nasa gitna na watermark, at meron din tayong picture na nasa baba na watermark din. Ang kagandahan ng merong ganito ay mas personalize yung document na ginagawa mo. In my case, dahil meron kaming project na ginawa sa school, so gumawa ako ng watermark para mas ma-identify ka agad na itong document na to ay para dun sa project na yun. So you may do the same thing in your schools. So tuturo ko sa inyo kung paano ito gagawin. Simulan na natin. So since meron tayong document dito, at kadalas ang ginagawa natin, nilalagay natin yung mga logo dito sa ibabaw, ganyan. Tapos pag-print natin, sobrang laki ng space dun sa taas. So ngayon, ang gagawin natin, magawa muna tayo ng header natin at saka yung footer. Header yung nasa taas, footer yung nasa ilalim. Okay? But make sure na nakaready na yung mga pictures na ilalagay natin para madali na yung paggagawa ng mga watermarks. So, ang gagawin lang natin, i-double click lang natin dito sa pinakang taas. So, yun yung pinakamabilis na paraan. Double click lang dito. So, kapag na-double click mo na to, pwede ka na mag-encode dito. Okay? In my case, since nakagawa na ako ng aking gustong gawing header ito, so, double click ko lang ulit dito sa baba para bumalik dito, or i-click ko yung close header and footer. Yan. Then, kukopyahin ko ito. Yan. Lahat ng yan, kukopyahin ko. So, kapag nakopya mo na yan, copy, Ctrl-C, double-click mo ulit dun sa header, and then dito, ipipaste mo lang yan, Ctrl-V. O, diba? Nandito na yung inyong header. And then, may extra space sa baba. Okay? So, click lang yung delete, yan. So, para pumantay lang yung guhit dun sa linya mo. Okay? Pwede mo itong litan, pwede mo lakihan, depende sa inyong preference. Okay? So, nandito yung mga format, so pwede mong baguhin pa rin yung mga sizes, depende sa inyong kagustuhan. Para bumalik tayo, again, click natin yung header and footer na lumabas dito sa taas. And then, close natin yung header and footer. Kung ayaw mo nang i-click dito, pwede mo rin naman i-double click dito sa baba. Double click lang natin dito para bumalik. So, check natin kung lahat ng pages ay meron ng header. Ayan. So, lahat ng pages, meron na siyang header. Okay? So, i-click natin. So, since meron tayong header, delete na natin ito. O, diba? So, yun na yung header na gagamitin natin. And then, lahat ng pages, meron na siyang header na makikita. Okay? Next, paano naman tayo maglalagay ng footer? So, dun sa baba ng page 1, dito, i-double click lang din natin dito. Ayan. Ngayon, kung gusto nating mag-insert ng picture katulad nito, tingnan nyo to. Ayan. Gusto natin may ganyan. Yung sa akin kasi, Sirpenma TV, ginagamit ko yung mga videos ko sa aking mga remedial program. Ang tawag ko dun sa project na yun is Mavit Project or Math Video Tutorials Project. So, nagawa ko ng dalawang logo for Sirpenma TV and the Mavit Project. So, ito yung gusto kong ilagay sa baba. So, at paano natin yun gagawin? So, make sure, sabi ko sa inyo kanina, meron na kayong picture. Okay? So, insert lang natin yung picture. Insert picture from device. And then, piliin natin yung Sirpenma TV. Ayan. Sirpenma TV. Ayan na yung ating Sirpenma TV. And then, lagay natin yung Mavit Project. Insert pictures, device, and then Mavit Project logo. Ayan. And then, pwede mo siya i-drag kung saan mo siya gusto ilagay. Or, pwede mo rin namang baguhin yung text wrapping. Okay?
So, para ma-move mo siya kung saan mo siya gustong i-move. Ako, pinili ko yung in front of the text. So, ayan. So, na-move ko na siya kung saan ko siya gustong i-move. Pwede mo siyang liitan, pwede mo lakihan. Depende sa gusto mo. And then, gusto mo yung merong linya, katulad nito, merong line. Merong line katulad niyan. So, lagyan natin ng line. Click tayo dun. Shift, tapos yung line natin dun sa keyboard. So, maggawa lang tayo ng ilan. Okay, hindi natin yan i-diretso hanggang dulo. Then, i-enter na natin yan para magkaroon na ng automatic na line. O, diba? May line na tayo. Then, napansin natin, tumama yung ating mavit dun sa linya. Ibaba na lang natin siya dyan. Ayan. So, meron tayong line. Ipasok natin yung Mavit. Ayan. So, meron na tayong Serpenma TV at saka yung Mavit Project. Then, i-click na natin yung ating screen. Ayan. So, nandun na yung ating watermark. Then, lahat ng mga pages natin, meron na rin ganoong watermark. Okay? Next, paano natin lalagyan ng watermark naman dito sa pinakang gitna? Gusto natin, meron tayong logo ng project natin dito sa gitna. Ayan, katulad yan. Mavit Project Wave 3. Wave 3 na kasi pangatlong wave na itong Mavit Project na to. Ibig sabihin, tatlong grupo na ng mga estudyante yung natutulungan niya. So, paano natin yung gagawin? Ang ginagamit kong office is Office 365. Lahat naman ng DepEd teachers, mga teachers sa DepEd ay merong Office 365. So, hinanap ko yung insert, yung watermark dito sa insert, hindi ko makita. So, dahil hindi ko siya makita, nakita niyo yung search dun sa taas, search bar. So, i-type in lang natin dito kung ano yung water, yung gusto mong hanapin. So, in my case, nahanap ko na kasi siya kanina, ito, watermark. So, click natin yung, i-click natin yung custom watermark. And then, after that, may nakalagay, no watermark. Eh, gusto natin lagyan ng picture. So, click natin yung picture watermark. And then, pili tayo ng pictures na gusto natin ilagay. So, from file. So, ito yung gusto kong ilagay. Mavit Project Mavit Project Wave 3. Okay. Yan, Wave 3. And then, i-click natin yung apply para makita natin. Ayan. So, nag-apply na siya. Okay. Kung medyo gusto mo mas matingkad dyan ng konti, i-uncheck mo yung washout. Ayan. Then, apply. So, yan. Mas matingkad. Kaya lang, pag mas matingkad, yung mga text na nandiyan sa unahan yan, hindi na mababasa. So, mas maganda pa rin yung washout. Okay, then, apply. And then, kung okay na yan sa'yo, then, click close. Ayan. So, meron din tayong watermark. Okay? Ayan. O, diba? So, mas personalized na yung ating document. So, kapag sinabit mo yan, hindi na yan maliligaw dahil alam na kaagad nila na yan ay para sa project mo. I think pwede mo siyang lakihan or liitan. So, double-click lang natin. So, para malakihan or maliitan yung iyong picture, pwede mo siyang i-resize eh. Double-click ulit natin yung taas, yung header. Then, i-click natin yung picture sa gitna. Yan, o, diba? Lumabas yung mga handles niya. Okay? Then, pwede mo siyang liitan. Kung gusto mo mas maliit, pwede mo rin siyang lakihan. Depende sa gusto mo. Okay? So, ganun lang kasimple maglagay ng watermark. Sana nakatulong ako sa inyo. Maraming maraming salamat. This is just a very short video. And don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell para ma-notify ka kapag meron akong mga bagong upload na makakatulong sa iyo sa iyong pagtuturo dito sa New Normal Classroom. Bye-bye!